Good evening. This is a special coverage of the coronavirus crisis using the combined forces of News 5 and Cignal TV's One News, Radio 5, and 1PH. Mas bibigyang prioridad pa rin ng low-income households kaysa sa mga middle class sa pagbibigay ng ayuda mula po sa social amelioration program ng gobyerno. Ito ay matapos sabihin ni Pangulong Duterte na dapat ding bigyang pansin ang mga middle class households sa gitna ng krisis ng COVID-19 sa bansa. At para sa ibang detalye, nagbabalita live mula sa Manila si Marian Enriquez. Marian. Mula nga ng mag-umpisang mamahagi ng tulong pinansyal ang gobyerno sa ilalim nga nito ng social amelioration program, ang karaniwang nga reaksyon ng mga kapwa natin apektado ng krisis dulot nitong COVID-19 pandemic, bakit wala raw sila sa listahan? Gaya ng nakilala natin si Ricardo na isang seafarer na pinauwi noong March 24, umaasa siya na mabibigyan ng tulong ng gobyerno. Wala raw kasi siyang trabaho kaya malaking tulong sana itong cash aid para may ipanggastos ang kanyang pamilya habang may lockdown. Ang mga senior citizen naman na si Sara at Leia nakapagsulat na sa ibinigay na social amelioration card at hinihintay pa dumating sa kanila ang pera. Hindi raw kasi sila pensyonado ng GSIS at SSS kaya kwalipikado silang mga beneficiaryo ng SAP. Sa Paranaque, nasa 77,868 beneficiaries ang sinet ng DSWD. Hindi pa kasama sa bilang na ito ang 7,000 na under ng 4Ps. Malayong-malayong bilang na ito sa 198,000 na households sa syudad. Isa ang Paranaque sa mga naunang nagpamahagi ng tulong sa kanilang mga residente. Ayon kay Paranaque City Administrator Fernando Soriano, natanggap na nila ang nasa 621 million pesos mula sa DSWD. Sa ngayon, nakapagpamigay na sila ng tulong pinansyal sa nasa 137 individuals o beneficiaries. Umpisa pa lang ito at tuloy-tuloy pa ang pamamahagi nila ng mga form at pera. Prioridad ng DSWD at LGU, ang mga informal workers. May mensahe naman si DSWD Secretary Rolando Bautista sa mga middle class na hindi pa kasama sa listahan na mabibigyan ng financial assistance sa ilalim ng SAP. Narito ang pahayag ni Secretary Bautista. Kung titignan natin, based on the available budget, sino bang uunahin natin doon? Kasi kung talagang limited ang budget natin at wala nang pagkukunan, sino uunahin natin doon? Ay lang naman ang isang katanungan na siguro na ma-realize at maramdaman ng mga ating mga kababayan. Lahat siguro kailangan tayo magsakripisyo dito. Pero yung sakripisyo ba natin na ito ay para kanino? Para ba sa mga kapatid natin may hirap? O yung mga kapatid natin may kaya at pwede namang magtiis muna para sa mga kapatid nating mga may hirap? Bok, isa-isahin natin ulit kung sino-sino nga ba yung prioridad ng social amelioration program ng gobyerno. Nauuna nga rito yung mga 4Ps beneficiaries, mga tinatawag na informal economy workers, gaya ng mga directly hired o occasional workers, subcontract workers, mga home workers, mga house helpers o mga kasambahay, driver ng pericab, tricycle, jeep, UVs, vans, taxis, bus, at mga transport network vehicles o TNVs, mga micro-entrepreneurs at producers, operators ng mga sari-sari store, family enterprise owners o yung mga pamilyang nagmamanage ng maliit na negosyo, mga sub-minimum wage earners o yung mga kumikita ng below sa prescribed minimum wage at tanging income earners sa pamilya. Kabilang din sa beneficiaries ang mga magsasaka, nagtatrabaho sa mga sakahan, mangingisda, mga empleyado ng no work, no pay na hindi covered ng DOLE Order No. 209 Series of 2020 or any DOLE Issuances on Adjustment Measures Program, mga stranded workers o yung mga individual na naapektuhan ng suspensyon o pagsasara ng pinagtatrabahuhan at naiwan sa kanilang inuupahan o tinitirhan na hindi nila permanent residence at mga hindi nakauwi sa kanilang mga bahay dahil sa community quarantine tulad ng mga construction workers na stranded sa mga construction site.
Bibigyan din kung meron sa pamilya na persons with disability o PWD, buntis o lactating women, mga solo parent, overseas Filipinos in distress o yung nirepatriate o hindi nakaalis ng Pilipinas dahil sa lockdown, at mga senior citizen na hindi nakatatanggap ng pensyon mula sa gobyerno. Ayon kay Secretary Bautista, gagawan pa ng paraan ang mga hindi makakasama sa bibigyan ng form pero kwalipikado naman na makatanggap ng financial aid. Dagdag pa ni Bautista na sa 100 billion pesos na budget ng gobyerno para nga dito sa social amelioration program, nasa 16 billion pesos na ang na-i-transfer dun sa mga 4-piece beneficiaries. No, rekta na nga ito, direkta na nga mapupunta sa kanilang mga cash card. At sinabi rin ni Bautista na nasa 70 billion o mahigit 70 billion pesos na ang naibaba nila sa kanilang mga regional offices. Bok? Well, Bok, it's not really a question more than it is a note. Kasi yung Bayanihan Act of 2020 provides for 5,000 to 8,000 pesos in assistance for 18 million families. That's in the law. 18 million families translates to 90 million people, which amounts to mga 81% of the population. So clearly, pasok doon a big chunk of the middle class. I'm wondering lang kung sinabi ba ng DSWD kung ilang porsyento ng populasyon ang balak nilang bigyan ng ayuda. Kasi kung susundan natin yung batas, 81% of the population will be provided for in the next 2 months. Mm-hmm. Yes, Bok, natanong nga rin natin yan. No? Pero sa ngayon kasi talagang inuuna muna nila yung mga informal workers, yung talagang mga isang kahig, isang tuka, yung talagang no work, no pay. Ngayon nga pagkakataong ito, ngayong krisis, Bok. Okay, maraming salamat, Marian Enriquez. Meanwhile, the National Anti-Poverty Commission supports the recommendation to grant financial aid for middle-class families. NAPC head Noel Felonco notes that poor households are not the only ones who are heavily affected by the COVID-19 crisis. He adds that the middle-class families are also among the sectors vulnerable to economic challenges brought about by the pandemic. This concern was initially raised by Cavite Governor John Vicremulla, who was acknowledged by the President in his speech last night. Sa totoo naman talaga, apektado lahat, di ba? So, ang nakuha ko lang, sinasabi ni Presidente, open po yung gobyerno at ang pagkakalam ko, binigay niya ito sa ating mga economic managers para maghanap ng resources. And that's the latest on the COVID-19 pandemic. For more updates, follow News 5, The Philippine Star, and Business World Online. I'm Edlingao. We are One News.